Hi guys, good day and good morning everyone. So nagbabalik po tayo sa ating YouTube channel. Kagabi po ay tumitingin po ako sa mga comments. So I've read so many comment regarding po sa GCash. Actually guys, thank you for sending me with your comment problems regarding with your GCash MPIN. So, many times na po ako nakabasa, naka-experience po, na-read ko po yung mga problem mo sa GCash, especially po sa ating MPIN. Sa GCash po kasi, mayroon po tayong tinatawag na don'ts and do. Don'ts and do. Iwan kong saan ka po belong dyan. Pero, ito lang po ang don'ts and do when we are recovering our GCash MPIN. Mayroon pong time limit o time sinusunod na oras at saka araw. Kasi minsan po, based sa nabasa ko sa mga comments nyo, may nagsasabi po na bakit po raw ang tagal po mag-reply ng GCash. Ang tagal po mag-antay ng temporary MPIN after receiving ticket number. Ganyan po yung mga kadalasan na question na nare-receive ko from my subscribers. Guys, ganito po. Di naman sa dina-discourage ko this time na mag-submit ticket on this particular time. Dapat po kasi magsasubmit po tayo ng ticket number. I will only encouraging you guys na to follow this kind of procedure. I encourage you na magsubmit po tayo ng ticket number during weekdays and morning at exactly 9 AM. Going down na po yan. During 5 PM, wag na po kasi mahihirapan na po tayo makareceive ng temporary MPIN. Probably, ang cost niyan, wala na pong staff kasi wala na pong office. And then, do not also submit a ticket during Saturday and Sunday. Check ang sasagot lang sa inyo niyan ay ang yung automated operator. Whereas kung Monday to Friday ka po mag-submit, Monday to Friday, check, mayroon po tayong makukuha na temporary MPIN within that day. Pag mag-submit po kasi tayo ng, for example, Friday ng hapon o gabi, probably marireceive mo yung temporary MPIN mo mga by Monday afternoon, like that. Kasi lilipas pa ng ilang araw kasi vacant po yung dalawang araw. So, kung Friday naman, magsasubmit po tayo ng ticket pag Monday, Friday, dapat po umaga talaga. Kasi para ma-process po ni GCash yung ating problem. At makareceive po tayo ng ticket number. So, yun po yung bawal at saka bawal. Bawal at saka hindi bawal. So, hindi tayo bawal mag-submit a ticket during Monday to Friday, exactly 9 AM paababa. Huwag na tayo mag-submit sa 5 PM pala. Mas better po mga 3 PM or 2 PM. Ganon, mag-submit po tayo. So, kasi ang procedure po kasi niyan, ganito yan. After po natin mag-submit ng ticket dun sa help center, automatic po, mayroon tayong marireceive doon sa ating email address or Gmail address na indicated ticket number. So, after ng ticket number is temporary MPIN na. O clarity lang po sa iba na naguluhan po.
Kasi meron pong bagong update si GCash. Before kasi, once we submit a ticket, makakareceive po tayo yung ticket number sa ating email or Gmail address. And then, sa Gmail address at email address, sa before po to na, before po na process to, makakareceive po tayo ng follow-up question. And then ngayon, sa bagong update ni GCash, wala na po yan. After submitting a ticket, we can receive a ticket number through our Gmail or email address. Then, pag once makareceive na po tayo ng ticket number, aantayin na lang po natin yung temporary impin na marireceive po natin through SMS o cellphone. Pwede natin ma-receive doon sa cellphone. Kaya, in-encourage ko po kayo na mag- active always sa ating SIM. Huwag po natin walain yung SIM na registered natin kay GCash. Kasi doon po mag-send ng temporary MPIN si GCash. At ganito guys, meron po ako nakuha na comment. Ilang beses po siya nag-submit a ticket and then na-receive niya temporary MPIN and then bumalik ulit po. Nagingin ulit ng ticket impin kasi mali yung code. Ganito yan. Once we receive our temporary impin, I will encourage you, automatic, go to your GCash account. Once ma-open po natin yung GCash account after receiving the temporary impin, go to your GCash settings account and then change your temporary impin into permanent MPIN. Kasi, yung temporary impin, mayroon pong expiration yan. Kala nyo wala, mayroon yan. Pag di nyo po mamapalitan yan, expect po na babalik po kayo from zero. So, magsasubmit ulit tayo ng ticket. So, medyo hassle na po yan. So, kaya, once we receive our temporary impin, directly change your temporary impin into a permanent impin. So, may clarity po. Sana po ay medyo naklaro nyo po yung ating procedure. So, recap lang. So, dapat po ay dapat po tayo mag-submit during Monday to Friday 9 a.m. to I suggest 9 a.m. to 3 p.m. para ma-process pa. Oh. And then, do not submit during 5 p.m. upward kasi bukas na yan. Makukuha nyo. At least meron, 'di ba? Pero kasi ang kagalingan lang po pag 9 a.m. meron pong operator, live operator na magki-cater po sa ticket number nyo. Whereas kung sa gabi na automated robot, so siya lang po magpa-file doon, so wala magpa-process. Kahit Saturday and Sunday po, wala po magpa-process niyan. Akala mo mayroon na pero wala pa. Mapapagod ka lang sa pagantay ng yung ticket temporary impin. Okay, sana po ay nakuha niyo po. And then shoutout muna tayo kay Hana Bantu Tahir. Kasi meron po to siyang problem regarding po yung doon sa GCash niya. Medyo natagalan po kasi yung yan, nahirap po siya po mag recover po ng kanyang MPIN. Ayan, kasi ewan ko kung bakit ba, pero baka nag-submit po siya during night time or Friday ng afternoon o Saturday ng morning. Medyo matagal-tagal po kasi makareceive ng temporary impin pagka ganyan. Pero at least po, congratulations po Ma'am Hana, nakuha niyo po yung ticket temporary impin niyo. Sana po mapalitan po ng permanent MPIN po yan dun sa GCash. Ito po, meron po akong send sa iyo. Ayan. Sana po ay masolve nyo po yung ganitong problem. Basta sundin nyo lang yung procedure na sinasabi ko, makukuha nyo talaga yan. At saka kay Saj Wayne. Okay.
Same din po. Sa kanya lang na solve na. Oh, congratulations din po sa iyo. Oh, medyo 1 week din po. Oh. 'Yun nga sinasabi ko sa inyo, huwag po tayo mag-submit during Saturday and Sunday morning or Friday ng hapon or ng gabi, huwag po tayo mag-submit that time and that day. Kasi marireceive lang po natin 'yan after 3 days kasi vacant po or walang office po si GCash during Saturday and Sunday. Di po natin 'yan wala po 'yan. Hindi po 'yan na makuha natin na information 'yan sa help center kasi based on my experience, di po talaga wala po, hina po talaga ang processing during Saturday and Sunday. Pagka naka-intact file lang po 'yan, then pagka Monday na po i-process. I'm not sure po pagka Monday po agad-agad makukuha pa 'yung ticket temporary impin mo kasi remember po, hindi lang po tayo nag-iisa. Madami po tayo mayroong problema po sa MPIN. So, for example, like Friday, kinumpile po lahat ni GCash yung mga report nyo. And then, wala pa silang work during Saturday and Sunday. So, proceed po sa Monday. During Monday, pagdating po natin sa Monday, expect po, kung sino po yung nauna, siya po yung kiketer. For example, nandun ka sa laba, sa pinakababa. At tapos yung tapos lang po ni GCash hanggang dito lang. So proceed ka sa another day. And then hanggang dito lang. Uri, proceed ka sa another day ulit. So medyo matagalan. O aabot po ng 1 week. So mas better po na Monday to Friday, 9 a.m. in the morning and then 3 a.m. in the afternoon, pwede po tayo mag-submit. Okay? shout out din kay Rogin. Ngayon pa lang po. Oh, ito ito agad po. Okay, isa pa po 'to. During sa registration, meron po tayo mga PIN code. Dapat po kasi, i-remember po talaga natin o isulat na lang po yung 4-digit PIN. Sa Eurogene, kagaya niyan, hindi ka po talaga makapasok niyan. May problem po sa login. Kailangan mo talaga mag-submit a ticket. Lalo na at hindi ka pa po fully verified. Pag fully verified kasi yung account, madali lang po yan i-recover. Meron po akong tutorial niyan dun sa video ko. Subscribe ka lang. Meron po kayong makukuha na information kagaya ng ganito. O, shoutout din kay Acosta Loreto. Ano po yung problem niya? Okay. Thank you for subscribing me. Okay. Lods, patulong naman po. Ako, ma-open GCash po ng mama ko. Ilang beses ko na po pinanood yung nasa YT nyo. Di ko po rin makuha na sana napansin. Malabas yung pera po GCash ng mama ko. Acosta Loreto, dapat mo po mag-submit a ticket ka na po. Submit a ticket ka na. Kung nagawa mo ng submit a ticket, use the submission during Monday to Friday only and 9 a.m. Sabi, tikat ka na po pagka ganito para makuha nyo po yung pera nyo. So, thank you for subscribing. Ang pinanood mo ngayon, Acosta Loreto, is ang old update po ni GCash to. Old procedure ko po to. Mayroon parang bago. Ito po, bago na po to. Follow mo yan ang bago po. Ay, yung ganyan. Submit a ticket po. Submit a ticket ka po. Di ka po pwede sa ganyan na procedure. Dapat submit a ticket ka po talaga. Okay? Mama Costa. Okay. Si Amelia
Juan Nelo Dugang. Oh, shout out sa iyo, Ma'am Amelia. Okay, regarding sa man sa OTP, itatakal natin niya sa susunod na video. Basta maghanap lang po tayo ng good and condition network. So, sa ngayon po, yun lang po ang maipapayo ko. So, recap lang po. Ganito ah. Guys, kung nanonood ka ngayon, ganito po. Sa help center, hanapin po natin yung submit a ticket. Tapos yung help center, hanapin po yung submit a ticket. After submitting a ticket, mapupunta po tayo sa ating email address kasi meron po tayo marireceive na ticket number. Next po niyan, ticket number, wait na lang po natin yung temporary impin. And then once we receive that temporary impin, go to your GCash account and change your temporary impin into permanent impin. Okay? Do not submit a ticket during Saturday and Sunday. And also, do not submit a ticket during 5 p.m. pataas. Only you can submit a ticket from 9 a.m. to 3 p.m. Okay, sana po ay nakuha nyo. So, see you next time guys. And thank you for watching this video. Ako po si Rael and you're watching Blaze Fire TV tutorial. So, kung bago ka pa lang po sa aking channel, mayroon po tayong subscribe button dyan sa baba. Pwede po tayong mag-subscribe. And then, kung nagustuhan nyo po yung video ko, pakilike na din po. At kung gugusto nyo po ng ganitong klaseng video, paki-click po yung notification bell button para ma-update kita sa mga bagong video na katulad nito. Then, kung mayroong problem po kayo sa GCash, comment down below po ano po yung problem at tulungan kita. So, maraming salamat po. Have a nice day and God bless po sa lahat. Mind over matter, I believe in me. I need to find more hours in the day to breathe. Need to find more power in the way I be. And when my mind turns out with the painful scenes, I need to scream out loud, I can't stop me. I